Lahat tayo ay normal na nahaharap sa ilang hirap at pagsubok sa buhay. Gayunpaman ay madaming paraan para malusutan natin ang lahat ng ito at yan ang ituturo sa atin ng kwentong ito na alam kong pananabikan ninyo. Ito ay kwento ng isang lalaki na nagngangalang Robert. Si Robert ay mahirap lamang dahilan para hindi maibigay nito ang lahat ng pangangailangan ng kanyang asawa. Kaya isang araw ay naisipan na lamang nito na maghanap na lamang ng mas magandang trabaho na may mas mataas na sweldo nang sa gayon ay mapunan nito ng husto ang pangangailangan ng kanyang asawa. At sa kanyang paglayo ay nagsabi muna siya ng papamaalam sa kanyang pinakamamahal na asawa. Mahal, gagawin ko to para sa atin. Alam ko mahirap sa atin na malayo sa isa't isa. Pero mas magiging mahirap sa atin kung wala akong gagawin. Ang gusto ko lang mahal ay mangako ka na hihintayin mo ako. Dahil babalik ako para sa iyo at sa pag-uwi ko ay mamumuhay na tayo ng mas masaya at mas maayos mahal. Kinaumagahan ay tuluyan na nga siyang umalis kung saan naglakad siya ng naglakad hanggang sa dalhin siya ng kanyang mga paa sa isang malawak na bukirin. At dito ay nakilala niya ang taong nagmamay-ari nito na natao naman na nangangailangan din ng isang tao na mamamahala at mag-aasikaso ng kanyang taniman at mga alagang hayop. Si Robert ay naging masaya dahil naalok siya nito ng magandang sweldo kada buwan. Ngunit bago siya tuluyang pumayag, ay nag-iwan muna ito ng isang salita sa kanyang magiging amo. Papayag akong magtrabaho araw-araw kahit na walang pahinga sa loob ng ilang taon. Basta kapag nakaipon na ako ng sapat ay hahayaan mo ako makauwi sa aking asawa na naghihintay sa akin. Hindi mo ako kailangan bigyan ng sweldo buwan-buwan. Ipunin mo lang yan hanggang sa makapag-desisyon ako kung kailan ako hihinto. Basta't bigyan mo na lang ako ng maiinom at makakain. Sapat na sa akin yun. Yun lamang ang hiling ko. Ito ay sinang-ayuna naman ng kanyang magiging amo hanggang sa lumipas ang halos 20 taon na walang humpay na pagtatrabaho ay napag-desisyonan na nga ni Robert na umalis at kunin ang kanyang naipong sweldo. Maari ko na bang kunin ang sweldong naipong ko sa loob ng halos 20 taon? Tanong ni Robert sa kanyang amo. Oo naman, nangako ako sa iyo at may isang salita ako para tuparin yun. Pero bago ka umalis ay bibigyan muna kita ng magandang pagbibilian. Paano kaya kung imbes na pera ay bigyan na lamang kita ng 3 payo? Pero kapag mas pinili mo ang pera ay wala akong magagawa. Pero hindi ko na maibabahagi sa iyo ang 3 payo na iyon. Ano sa tingin mo? Si Robert ay nagtagal pa ng 2 araw at tubusang pinag-isipan ang sinabing iyon ng kanyang amo. Ano nga ba ang kanyang pipiliin? Hanggang sa makapili na nga siya ng desisyon na sa tingin niya ay tama. Mas nangibabaw kay Robert na piliin ang 3 payo kesa sa pera. Pero nung sinabi na ito ni Robert, ay sinugurado pa ito ng kanyang amo sa kanya sa huling pagkakataon. Dahil gaya ng sinabi nito, kapag pinili ni Robert ang 3 payo, ay hindi niya makukuha ang kanyang pinaghirapang sweldo. Pero buo na ang desisyon ni Robert na mga sandaling iyon. Ito ang 3 payo. Una, huwag kang pipili ng mas madaling paraan para solusyonan ang iyong problema dahil madadala ka lamang nun sa mas masamang resulta. Pangalawa, huwag kang masyado maging interesado o maging mapanuri agad sa isang bagay na hindi mo alam o sigurado dahil pwede mo iyon ikapahamak. Pangatlo, huwag kang gagawa na isang desisyon nang may dinadama kang galit sa iyong puso. Dahil walang may dudulot na maganda ang bagay na yun para sa iyo. At yan ang 3 payo na may babahagi ko sa iyo, Robert. Matapos iyon, ay pinabauna nito si Robert ng 3 tinapay at 1 maliit na kahon sa kanyang pag-alis.
Isa na ang kakainin niya habang naglalakad pa uwi at dalawa na kakainin naman nilang mag-asawa nang sabay sa pag-uwi nito. Humiling din ang amo ni Robert na huwag bubuksan ang kahon hanggat hindi siya nakakauwi para mairegalo niya ito sa kanyang asawa. Tuluyan na ngang nakaalis si Robert at sa kanyang mahabang lakbayin pa uwi ay hindi lamang siya nakakaramdam ng pagod. Mas naiisip kasi niya ang pangungulila sa kanyang asawa na halos 2 dekada na niyang hindi nayayakap, namimiss na niya ito ng gusto. Hanggang sa may makilala siyang isang lalaki sa daan na nagsambit sa kanya na isang katanungan. "Saan ka pupunta, sir?" "Malayong malayo pang lalakarin ko, pare, pauwi sa aking asawa." Tugon naman ni Robert dito. Hanggang sa mabanggit ito kay Robert na may mas mabilis palang daan pauwi sa kanila na halos 4 beses na mas malapit kung dun siya dadaan. Gayunpaman ay bigla ang naisip ni Robert ang unang payo sa kanya ng kanyang amo na huwag pipili ng mas madaling paraan sa isang bagay na gusto niyang gawin. Kaya hindi nito sinunod ang lalaking nakausap niya at nagpatuloy na lamang ng paglalakad sa daan ng kanyang tinatahak. Dumidilim na ang paligid, hindi niya alam na may nag-aabang pala sa kanya na panganib ng gabing iyon. Sa kanyang paglalakad kasi ay bigla siyang dinalaw ng antok, kaya nang makakita siya ng mga bahay ay nakisuyo muna siya sa isa sa mga ito na makitulog muna at magpalipas ng gabi. Si Robert ay pinagbigyan naman ng may-ari ng bahay na iyon at sa kanyang mahimbing na pagtulog ay nabulabog siya ng isang malakas na hiyaw. Dito ay naalala niya ang pangalawang payo sa kanya ng kanyang amo, na iwasang maging interesado at mapanuri sa isang bagay na hindi siya sigurado dahil pwedeng makasama ito sa kanya. Kaya natulog na lamang siya at kinaumagahan sa kanyang pagising ay dito niya nalaman na normal pala sa lugar na yun ang ganung pangyayari, kung saan may mamamatay na tao na gagala sa kanilang lugar na gumagamit ng paghiyaw para makaakit ng kanyang mabibiktima. At kung sino man ang lalabas para alamin ang pinagmula ng hiyaw na yun ay agad nitong binabaril. Si Robert, bago magpaalam at umalis sa lugar na iyon, ay lubusang nagpasalamat dahil nailigtas siya ng payo na sinabi sa kanya ng kanyang amo, na kung hindi niya sinunod ay malamang may nangyari na sa kanya at hindi na siya nakauwi pa sa kanyang asawa. Lumipas ang maraming oras. Sa wakas, bago maggabi ay nakauwi na ng tuluyan si Robert. Ngunit may makita pala siyang hindi kaaya-aya sa di kalayuan ay natanaw niya ang kanyang asawa habang kayakap ang isang binata. Biglang tumulo ang kanyang luha. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Pero naisip niya ang huling payo sa kanya ng kanyang amo na huwag magpapadala sa galit. Kaya natulog muna siya na di kalayuan para magpalipas ng kanyang nadarama. Kinaumagahan ay pumasok na siya sa kanyang tahanan. Nagulat ang kanyang asawa sa kanyang pagdating na hindi na nakakapagtaka. Tinakbo siya nito at dali-dali siyang niyakap ng mahigpit. Hindi na maiwasang mapayakap din si Robert sa kanyang asawa dahil sa lubusang pangungulila nito. "Ba't mo ko pinagtaksilan? Naging totoo ako sa'yo, mahal. Ikaw lang ang iniisip ko sa bawat araw sa loob ng mahabang panahon. Pero ba't nagawa mo akong lokohin? Nangako ka, diba? Nahihintay mo ko." Paluhang sambit ni Robert sa kanyang asawa na tumugon naman sa kanya ng, "Niloko? Mahal, paano niloko? Hindi kita niloko. Inintay kita, mahal. Ito ako ngayon." Si Robert ay nagtaka sa sinabing iyon ng kanyang asawa. "Eh sino yung lalaking kayakap mo kagabi?" "Anak natin yun, si Mark. Buntis pala ako noon na hindi natin alam bago ka umalis. Ito na siya ngayon, binatang binata na. Namimiss ka na din niya." Dito ay niyakap ni Robert ang kanyang anak na si Mark. Matapos ang lahat ay pinagsaluhan nila ang kanyang natirang tinapay. At dito na iniabot ni Robert ang maliit na kahon sa kanyang asawa
bilang regalo mula sa kanyang amo. Nang buksan nila ito ay laking gulat nila sa kanilang nakita. Punong-puno ito na madaming gintong barya. Tapos na ang kanilang paghihirap sa wakas. Makakaraos na sila sa mahirap na buhay na matagal nilang dinaranas. Ito ay dahil sa lubusang pagmamahal sa pamilya at pag-iingat ni Robert sa kanyang sarili gamit ang tatlong payo na nagmula sa kanyang amo. Siyempre, ang kwentong ito ay masasabi nating gawa-gawa lamang, pero maghahatid ito sa atin ng isang napaka-importanteng aral na dapat natin ugaliin palagi, na huwag palaging umasa sa simple at madaling paraan. Iwasang maging mapanuri kung hindi naman kinakailangan, at huwag hayaang mapangunahan ng galit ang ating mga puso. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Ang channel na magbibigay sa iyo ng lungkot, saya at inspirasyon. At ito ang Dunong TV Stories. Maraming salamat po.